guys, hello po. Welcome to another vlog. Nandito kami ngayon sa loob ng taxi po. Papunta po kami ngayon sa church. Dahil may prayer meeting po. Sa bata po kami ngayon as of now. Ayan. Dito kami sa loob nag-angway ng taxi. Papunta pa lang kami ngayon. Tampa Bisara Street, ha? Mamaya po. Pani? Dabab Street, Dabab Street. Aywa, Dabab Siara. Siara Dabab. Ayan. Balik po kami ulit mamaya. Ay, mabayin. Ayan guys. Nasa ano na ako. Kitchen ng church. Magluluto kami ng chicken tanola. Ayan yung ingredients namin. Onion. Garlic. Ginger. Anglan. Upo. Ganyan. Tapos yun. Nakabalak pa. Sira kaya. Buti nga may Monday. May gawa yung Monday. Ayan po. Ginigisa ko na yung garlic at sa corn. Ayan guys, sinagay ko na yung chicken. Huwag kang magano ng malisap para sabihin nyo na artificial no physical involved. Huwag daw pag ano, magbanggit ng mga brata. Yung mga ano, yung mga pang-secret na ano yan. Kasi di ako ni-sponsor yan. Antayin ko muna mag-sponsor yan.
Ayan guys, nalagay ko na yung water. Water. Ayan, naligay ko na yung water. Kanina? Wala ka, wala siyang pinaw. Nung isang araw. Tapos yung tanglad po. Lagay na rin ka nga, di ba? Lagay na rin na. Eh, wala akong hindi ko nabasa. Hindi ko lang nabasa. Hindi, pero, kasi for sure siya yun. Di ba siya ang... Di ba siya dapat ang kumito? Oo, kasi na-pending yun, di ba? Oo, kaya... Hindi, coordinate mo lang sa kanila. Maya-maya pa balikan natin pag kumulo. Kasi baka nabasa din niya ay si Kuya. Ayan po guys, as of now po, di pa nakulo yung sabaw ng tinola natin. Pero naglagay na rin ako ng dahon ng laurel o yung tinatawag natin na bay leaves. And then, yung tanglad po. Maya-maya na lang po, balikan na lang natin. After po ng pagkumulo po, ilagay na natin mamaya yung upo at saka yung dahon ng sili po. Ngayon, ang gagawin muna natin ay magtetempla tayo ng kape kasi inaantok kami yung lingkod. Gusto kong magkape rin. Templa muna kami ng coffee. Actually, nagbihis ako kasi magluluto nga para di mangamoy mamaya. Para iba yung suot ko mamaya pag prayer meeting. Ayan, nagtempla tayo ng coffee ko. Brown coffee. Naantok kasi ako. Tsaka medyo nahilo kasi ako sa biyahe kanina sa taxi. Yung pag-anong-ganong, pag-gewang-gewang mag-drive yung ano. Yung taxi driver. Kaya na nakakahilo kanina. E pagbaba ko kanina sa taxi, parang nasusuka ako kasi iba yung ano ng driver. Iba-iba. Habang hinihintay natin kumulo yung tinola, yung sabaw niya, mag-coffee muna tayo. Coffee break. Ganito ako pag nagluluto ako eh. Habang nagluluto ako, nagkakape ako. Yun talaga ang hilig ko. Coffee. Ayan guys, nakatempla na ako ng kape. Ayan, punong-puno, diba? Mahilig talaga ako sa coffee.
sa coffee. Sa umaga magkakape ako. Tanghali, alas 12, kape na naman. Alas 3, kape. Tapos hapon, kape. Hindi, di ko lang alam. Parang yun ang ano ko. Yun ang relaxation ng katawan ko. Kape. Tapos minsan kapag nagluluto ako, nagkakape din ako. Hangga, parang ngayon. Pag nagluluto ako, kape. Ganun ako talaga. Ayan po. Dahil po ay kumukulo na, tatanggalin natin yung mga bubbles. Bubbles. Tanggalin natin mga yan. Yung mga hindi karapat dapat, tanggalin na. Yung mga hindi karapat dapat sa buhay, tanggalin. Para yung mga kasalanan natin, na alam nating mali na ginagawa natin, tanggalin na. Sabi nga sa Biblia, magpakalinis tayo dahil ito ay ang templo ng ating Panginoon. Yung katawan natin ang templo ng Panginoon. Kaya kung gawin natin kaaya-aya ang ating katawan sa harapan ng Panginoon, ganyan din ang pagluluto. Yung mga hindi dapat, kailangan tanggalin na yung mga nakakapagsira ng pagluluto. Ngayon po, dahil kumukulo na, ilagay natin yung fish sauce, yung tinatawag na patis. Yan po. Mamaya balikan natin ulit. Ayan po guys, nilagay ko na po yung upo at saka dahon ng sili. Upo lang po ang nilagay naming ano, kasi mahal ang papaya at saka sayote dito sa Riyadh. Kaya ayan po, nilagay ko na po yung upo at saka dahon ng sayote. Sobrang bango. Nangamoy yung aroma ng dahon ng sili. Ayan. Maya-maya guys, kakain na po tayo ang chicken tinola. Lumabas yung amoy ng dahon ng sili, yung aroma niya. Kaya sobrang lang nakakatakam. Yung parang takam na takam sa sabaw kasi ang bango. Sarap yung amoy ng dahon ng sili. Ayan. Kain na guys. Ayan. Tinola. Chicken tinola. Ayan. Yun yung chicken tinola. Kuya nyo Ricky. Naglagay ako ng kunting bunga ng sili. Pampasarap mamaya sa pagkain. Yan. Chicken tinola. Yan guys. Kain na po tayo. Habang mainit pa yung sabaw. Yan po. Napa ready for serving na po to. Ready for eat. Kakain na po. Take note po. Sa kanyo lang po ilagay yung gulay pagkakakain na po. Yan po mga kapatid. Sa kanyo na lang ilagay yung dahon ng sili pagkaalam yung kakain na kayo para hindi po ma-overcook yung dahon ng sili. Para pag sinerve, kakain na kayo, fresh na fresh pa rin. Ayan mga kapatid. Ang sarap. Chicken tinola. Yan po. Kain na po tayo. And God bless everyone. We'll be right back.